kumi. Alam mo, sa Rahul Jerry, itong kinaharap nating for the past 2 years, mag-2 years na tayo sa March. Di ba? March 2020, nagsimula itong pandemic. This is unprecedented. Okay. Kaya nga tinawag na pandemic buong mundo. So, hindi nga alam ang gagawin. Nagkakaloko-loko ng deklarasyon. Dapat ganito lang. All of a sudden, mag-iiba. Kasi nga, wala kang babalikan na ganitong problema eh. So, ganun din pagdating sa sports eh. Nakaharap sila sa ganito. Ang hirap mag-decide bilang commissioner. Okay? At ako naman tutuwa, kahit nagkaganon, okay, nagawa pa rin niya yung lahat na pwede niyang gawin, okay, para makasurvive tong PBA to keep its head above water na kahit pa paano nakapagbigay pa rin ng entertainment sa mga basketball aficionados. No? Napakahirap kasi kung sasabihin mo, yung commissioner kasi, parang kung lalagay mo sa politika yan, parang mayor yan yung taga-sabi, taga-implement, nung sinasabi ng board, yung board ng dyan, council. Hindi ka pwedeng magdikta na magdikta, susunod yung board. Ngayon yung board ang magra-ratify ng gusto mo, pag nagustuhan, tsaka mo i-implement. So it's the board that medyo may malaking decision-making dyan. Meron quantum power ang commissioner, pero doon na siya binigay sa kanya ng board. Okay, so ganito, sa nangyayari na ganito, it's not about the leadership. Okay, so titignan mo kasi kung ikukumpara mo yung dating PBA sa PBA during the pandemic, talagang sasabihin mo walang liderato. Pero kung titignan mo, dahil may program, talagang kinaharap na pandemic at nandito pa rin si PBA kahit papano, talagang matutuwa ka sa kanya. Dahil kahit paano ginagawa nila ng paraan, including the board of governors, ginagawa nila ng paraan, paano para, despite na may kinakaharap na pandemic, they try to do their best para ma-entertain yung mga tao, di ba? Ang hirap ng kinalalagyan nila, even the board of governors, ang hirap kasi, lalo na ngayon, Omicron, di ba? Anong kailangan mo kinukonsider, di ba? Very, ang tawag nga sa Omicron, yun, transmissible eh. Kumbaga, hindi lang siya highly, hyper na nga eh. Hindi mo alam sa nangangarap. O siyempre, alam mo, hindi naman ikaw yung board of governors o leader, commissioner na tira ka lang. Kasi may mga tao ka rin na nasa loob ng organisasyon, including the team and the players, na baka mamaya, may agam-agam din na huwag muna maglaro. Kasi hindi naman lahat puro gusto maglaro yan eh. Just like sa NBA, di ba? Meron kayo magpa-vaccine. Meron gusto magpa-vaccine. Right nila yun eh. Dito, baka may agam-agam yung naku, may anak akong mga bata pa. Baka pwedeng, hindi naman nila nalalaman kung ano yung nangyayari sa loob eh. Ang nalalaman lang nila kailangan matuloy, bagal doon mag-desisyon. Kasama sa kinukonsider yan kasi baka may mga players dyan na sinasabi sa loob din, di ba, na yung Omicron, natakot sa Omicron or whatsoever, meron na siguro hindi, dahil vaccinated. Marami mga factors, even yung team naman, syempre, iisip din naman nila na, syempre, the players are being paid, tapos wala namang nagawin, di ba? So, yun, mga tinitimbang nila, it's for the management and for the players. So, kung nagdi-decision man sila ng kala na natin mga necessity, paura-urada, hindi paura-urada po yun. Talagang pinag-iisipan, nagdi-decision na parang sa tingin ko, parang nababagalan sila na walang ganong lakas alo para mag-decide na gano'n. Hindi po, kailangan lang hunin na pag-aralan mabuti kasi nga mahirap bigla kang mabigla sa isang decision mo at pamanan niya maging hindi maganda naging resulta, babalikan ko rin siya. Opo. Lumalabas ang commissioner, damn if you do, damn if you don't. And the commissioner, hindi yan umaakto para lang sa mga sinasabi ng ilan. Okay? Umaakto yan, he acts based sa ano yung nakikita niya in general, yung general ng benefit na makukuha na kahit na sino.
Kaya pa nag-decide dyan, alam niya na win-win ang mangyayari dito. So yun, okay pa rin ang leadership ni Commissioner